Cero to, cero to. Panginoon, ikaw mahal.
tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng pagsisiyam na pagnunubina ng mahal na Birhen ng Piñafrancha. Ipanalangin po natin sa ating mahal na ina ang kagalingan ng katawan at kaluluwa sa mga taong dinapuan ng sakit ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave nagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Panalangin sa pagsisisi. Panginoon naming Hesukristo, Diyos na totoo at taong totoo, gumagawa at sumasakop sa amin. Pinagsisihan namin ng buong loob ang mga kasalanan namin sa iyo. Ikaw nga ang aming Diyos, Panginoon namin at Ama, na iniibig ng higit sa lahat. Nagtitika kaming matibay sa loob na hindi na muling magkakasala sa iyo. At nagtitika kaming magkukumpisal sa aming mga kasalanan. Umaasa kaming patawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pagpapakasakit at kamatayan sa krus ng dahil sa amin. Amen. Panalangin sa araw-araw. Karapat dapat ka nga naming ibigin, Reyna at Birhen naming Maria, na ang katamis-tamisang ngalan ay nakaliligaya sa langit, nakakaaliw sa lupa at nakakatakot sa impyerno dahil ang ngalang iyan ay bigay sa iyo ng Diyos. Yamang ikaw ay napupuno ng mga biyaya at kagalingan buhat sa panoong una noong ikaw ay ipinaglihi hanggang sa lumaki at tanghaling santa, isinasamo naming bahaginan mo kami ng lahat ng iyong mga tinatamasang biyaya. Ang mga may sakit ay iyong pagalingin, ang mga nalulumbay ay iyong aliwin, at ang mga makasalanan ay iyong patawarin. Ikaw ang anghel na nagbibigay ng kaligayahan sa Santisima Trinidad, kaluwalhatian na kinalalagdaan ng limang titik ng iyong pangalan. Kawangis ng ngalan mo ang katamis-tamisang pangalan ni Jesus. Ang katapat mo ay ang kanyang limang sugat na tumutubos sa amin at ang limang wikang kinayayari ng kahangahangang sakramento ng banal na Eukaristiya. Anupat sa iyong maluwalhati at makapangyarihang ngalan, kami humihingi ng awa sa pamamagitan ng nobenang ito. Ang ipagkaloob mong habag ay tulad ng isang mabisang gamot na makapagpapagaling sa amin, tulad sa ikaligayang makapapawi sa amin mga kapighatian, at tulad ng isang makapangyarihang tulong na magliligtas sa amin sa mga kasalanan at mag-aabot sa amin ng kapatawaran. Alang-alang sa iyong habag ay kawangis na pinagtitipon-tipong mga gamot na aming magagamit sa aming mga pangangailangan. Kung dadasalin ko at isa pusong lagi, uulitin ko tuwi na itong matamis at mahalagang wika. Mahal na Birhen ng Piñafrancha, ipanalangin mo kami. 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 Pahintulutang makamit namin ang iyong habag at awa
at mata mo ang matamis at mabisang tulong niyang mahal na ngalan, upang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming mapabilang sa iyong mabuti at mairuging mga anak. Sa pamamagitan ng iyong mapalad at mapag-ampon, ay makamit namin ang iyong awa sa pamamagitan ng nobenang ito, na sangayon sa kalooban ng Diyos at sa ikaluluwalhati ng aming kaluluwa. Siya nawa. Masintahing Ina. Masintahing Ina, ipinagmamakaamo namin sa lahat ng sandali ng aming buhay, ay alalahanin mo kaming kahabag-habag na makasalanan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Daluyan ng mga biyaya ng Diyos, pagkalooban mo kami ng masaganang luha, upang mapagsisihan namin at maikumpisal ang lahat ng aming pagkakasalang ginawa. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Rosa Mystica, na namumukadkad at may bangong nakakaaliw sa lahat at reyna ng langit at lupa, ikaw nawa ang tumulong sa amin at maging tanggulan namin laban sa pagsalakay ng aming mga kaaway. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ilaw na lubhang maliwanag at masintahing anak ni San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin mo kami sa iyong giliw na anak na kami ay pagkalooban ng mga biyayang kinakailangan namin sa aming kaligtasan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aming pintakasi at tanggulan ng mga makasalanan, sa oras ng aming pagpanaw sa mundong ito, tumabi ka nawa sa aming higaan at buksan mo sa amin ang pintuan ng langit. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sandaling tumahimik at hingin ng taimtim sa loob ang mga biyayang ninanais na makamtan sa pagsisiyam na ito. Panalangin para sa paghingi ng awa. Kataas-taas ang reyna ng mga anghel, Mariyang kasantu-santuhan, kaming mga makasalanan ay sumasamo sa iyo. Lumuluhod kami sa iyong mahal mong paanan at inihahandog namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang libang abag Ginoong Maria na aking idinarasal bilang tanda ng paggalang ng limang titik na ikinabubuo ng iyong katamis-tamisang ngalan, Maria, na ipinangangako kong ikikintal sa aming puso at sasambitin namin sa tuwina, lalong-lalo na ng maitaimtim na pagsinta at tuloy na hinihingi kong kapatawaran ang pagpapayabayang aming ginagawa
at ang mga ninanais naming gagawin pa lang. Ihinihingi po namin ang kapatawaran sa iyong mga mahal na anak at bayaang sambitin ko sa lalong maalab at pagsinta upang sa ganun ay makamtan ko ang indulhensya plenaryang ipinagkakaloob ng Santo Papa, mga obispo, arsobispo at kardinal na nangasiwa ng ganitong pagkakalooban mo ng kaluluwa nitong mahalagang kayamanan at nang sa gayon ay lagi kong alalahanin ang aking kamatayan at matamo ang walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Piña Francia, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Piña Francia, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Piña Francia, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa pangwakas na awit. Resuene vibrante el himno de amor, cuento a tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, cuento a tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, se siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, se siempre la reina de nuestra región. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa banal na misa. Kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakman. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Mapuri kayo, manalangin, sa Diyos na sa inyo lumikha. Mapuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Si awit kayo
at siya'y ipagdahal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay nasa 24th na linggo tayo ng karaniwang panahon at nasa 2nd araw ng pagnonobena para sa karangalan ng Mahal na Birheng Ina ng Peña Francia. At dito po'y patuloy nating hinihiling sa Mahal na Birhen na samahan tayo na lumapit sa Poong Nazareno na magkaroon ng himala na biglang mawala itong COVID na ito, gayon din na umulan nawa at uminto na ang wildfire na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng US kung saan sobrang init kung kaya't nasusunog ang mga kabundukan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sabay-sabay po tayo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka mahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan
at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya.
Unang dinala sa kanya ang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanigluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo." Sabi niya, "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya ipinibilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong linggo? Arabang no, sa tuwing lilipas ang linggo, no, napakagandang tingnan no, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, eh talagang nakakasurvive pa tayo. No? Kaya patuloy nating pasalamatan ang Poong Jesus Nazareno sa patuloy na paggagabay sa atin. Nahihirapan tayo, no? Pero hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong ng Poong Jesus Nazareno. Narinig niyo po ba yung tanong ni Pedro sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito? Ilang beses po ba ako magpapatawad? Sa usapin ng pagpapatawad, isa ito sa pinakanahihirapan tayo. Sabi nga, ang forgiveness o yung magpatawad ay easier said than done. Ang dali lang sabihin magpatawad, pero hirap na hirap tayong gawin. Bakit nga ba tayo nahihirapan gawin yung magpatawad? Minsan, bagamat pag pumupunta tayo dito sa simbahan no, at lumalapit tayo sa Poong Nazareno, marami itong kwento ng himala. Maraming kwento na sinagot ang kanilang panalangin. Pero ilan nga ba sa atin yung pumupunta dito para hingin sa Diyos na tulungan siyang magpatawad? Ilan ba sa atin yung ang laman ng panalangin, "Lord, sana po matuto na akong magpatawad." Lalo pa sa panahon ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung sino yung susunod na mamamatay dahil sa COVID na ito. Although araw-araw naman may namamatay. Pero para bang ganun, no? "Lord, sana bago ako mamatay ay talagang maging malaya ako sa pamamagitan ng nakapagpatawad na ako." Mahirap po maabutan. Tingnan natin muna ulit. No? Babalikan natin yan. Yung tanong, ilang beses pa ako magpapatawad?
Para bang balikan natin yung mga mensahe ng Poong Jesus sa Sareno sa buong linggong ito. At iugnay natin dito sa pagninilay natin para sa linggong ito. Nung Lunes, hinarap ni Jesus ang mga Pariseo, mga Eskriba, at tinanong niya ito. Ang sabi ni Jesus, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Para bang, alin ba ang mas mabuti? Ang maging mabuti o ang maging masama? Nung Martes, sa pagdiriwang natin no, ng kapistahan ng pagkapanganak no, ng Mahal na Birhen, naroon niya sa Ebanghelyo na no, dahil kay Maria, nang tanggapin niya ang salita at ang sabi, dadalhin mo sa iyong sinapupunan ang sanggol at pangangalanan mo itong Emmanuel, ang kahulugan na sa atin ang Diyos. So, nasa atin ang Diyos. Pero kadalasan, nakakalimutan natin na sa atin ang Diyos. Pero pinaalala sa atin na sa atin ang Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi naman no, ni Jesus, mapalad kayo kung dahil sa akin ay kinapuputan kayo, pinagtatabuyan kayo, inaalimura ng mga tao. Yeah, tinanggap mo si Kristo eh, nasa iyo. O sabi, o, kung dahil sa akin, mapalad kayo. Kung naghihirap ka, nalulungkot ka, mapalad ka. Kung inapi ka, inabuso ka, ano bang worst na po pwede mo maranasan? No? Ang ma-scam ka, ma-rape ka, ma-hold up ka, ano ba bang worst? No? Pero ang sabi ni Kristo, mapalad ka. Nung Webes, ang sabi ni Kristo, magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Sabi ko nga, no, madaling magsabi. Ako, pari, no? Pero hindi ako nakakaligtas doon sa medyo nagdadamdam din, nagagalit din, naiinis din. Mahirap magsabi. Kaya nga, sabi ni Kristo nung Biyernes, alisin mo muna ang no, tahilan, malalim kasi yung tahilan, no? Ang puwing sa iyong mga mata at makakakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. O, ngayon, ilang beses tayo kailangan magpatawad? Tinatanong niyo ba ito o sadyang, hindi Father, hindi ko talaga siya mapapatawad. Yung ginawa niyang panloloko, pambababae, panlalalaki, hindi ko siya mapapatawad. Okay. Okay na, decision mo yan. Decision natin to. Kung ayaw mo magpatawad, edi wag. Pero, tingnan mo muna. Kasi, baka naman, di ba no? Baka naman tayo hingi tayo ng hingi ng tawad sa Diyos, pero tayo, ayaw natin magpatawad. Wala ka bang kasalanan? Wala ba tayong kasalanan? Wala ba akong nagagawang kasalanan? Pupwedeng hindi katulad ng ginawa ng kasalanan sa iyo.
Pwede, gusto niyo bang sabihin sa Diyos na, Lord, unfair naman, Lord. Ako na nga yung nasaktan eh. Hindi naman nilaalis ng Diyos na nasaktan ka. Kaya nga, sabi ni Kristo, kung nasaktan ka, mapalad ka. Pero yung hamon, mas matindi. Kasi kahit nasaktan ka, ikaw pa yung mapapatawad. Ano, ayaw niyo ba akong kausapin? Kasi gusto niyong guminhawa yung buhay, di ba? Gusto niyong maging... Ang hirap ng sitwasyon natin ngayon eh. Naka-lockdown. Wala tayong makausap. Di ka makapasyal, di ka makaan. Tapos dala-dala mo yung sama ng loob sa taong gumawa sa'yo ng kasalanan na kopong-kopong pa. Matagal na panahon na. Oh, linawin natin, ha? Ang sabi dito, ilang beses yung patatawarin, tapos nagbigay ng kwento, humingi ng tawad, pinatawad. Wow. Tandaan nyo rin, di ba? Kung humingi na ng tawad, patawarin. Paano mo patatawarin kung hindi nga humingi ng tawad? Ano, parang gusto ko habaan. Pero magpapaulit-ulit lang tayo. Kasi nga, di ba, kailangan magdesisyon ka. Ikaw pa rin ang magdidesisyon eh. Gusto mo na maging masaya? Gusto mo na maging malaya? O, tingnan mo, humingi na ba ng tawad sa iyo? O, baka pwedeng dun muna tayo. Eh, Father, hindi pa eh. Okay, eh, di ipagdasal natin na sana matauhan, magbago, lumapit sa iyo, humingi ng tawad. Kasi yun yung usapin din eh. Kung ilang beses siyang lalapit at hingin ng tawad, ganun din mo siya patatawarin. Eh kung hindi nga lumalapit, eh di, wala tayong pag-uusapan. So, pag lumapit, ngayon, pag nagmatigas ka, nagmatigas tayo, humingi na ng tawad, sinumpa mo pa, pinahirapan mo pa, sabi ni Kristo, di ba, no? Sabi, sasabihin daw ng Diyos pagdating ng araw, napakasama mo! Pinatawad kita, bakit hindi mo nagawang magpatawad? So, biruin mo, no? Kahit pala magsimba tayo ng magsimba, pag tayo namatay, na hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo makakapasok sa langit. Oh, sige, bahala kayo. So, tayo pa rin talaga ang magdidesisyon. Tayo pa rin. Eh, pasalamat tayo. Meron tayo. No, ngayon ay ikalawang araw ng pagnonobena natin para sa ina ng Peña Francia, ang mahal na birhen bilang ina. Di ba, sa karanasan naman natin, no? May mga ina na kahit nawalang ya ang anak, kahit paulit-ulit na nangungupit, paulit-ulit na sinusuway, isang lambing lang sa ina, napapatawad na. Kasi nanay siya eh. Kasi nahihirapan siya kung makita niya na nahihirapan ang kanyang anak. So, isang halimbawa yan, no, si Maria, na kailangan natin tularan, o kaya naman, isa siya sa pupwede nating lapitan kung sakasakali nahihirapan tayong magpatawad. Ang Poong Nazareno, ang mahal na ina, nakatingin sa iyo. Kung nahihirapan kang magpatawad, nalulungkot ka, para bang nalulungkot din sila. Kasi gusto naman niya talaga maging masaya tayo. Mahirap na nga yung buhay eh. Di ba? Tapos di pa natin magawang maging masaya. Maka ito yung isang bagay na dapat natin pag-isipan ng mabuti. Gusto mong lumaya, gusto mong maging masaya, hilingin natin sa Diyos
tulungan tayong maging malakas kasi it takes courage para magpatawad. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ibayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, samatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-ulit, humakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating isabuhay ang turo ng Panginoong Hesus hinggil sa pagpapatawad sa kapwa. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang tiwala sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at maikalat sa bayan ng Diyos ang hangaring magpatawad sa kanilang kapwa, manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maipalaganap sa mga taong bayan ang pagdadamayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng iba at ang pagpapatawad sa anumang kamaliang nagawa sa kanila, manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga paggamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang alagaan ng Espiritung Banal ang kanilang kalusugan at ipadama sa kanila ang biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, Anak at Tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbibigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw na lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mabasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kang gumagabay sa akin, pag-ibig mong wagas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako.
tinatawad mo ako. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin ikaw rin. Espiritu'y padaluin, sisigla na ang damdamin. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay totoo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na Birhen ng Peña Francia. Sabay-sabay po tayo. Ilingon mo sa amin ang iyong mga mata o iniirog kong Birhen ng Peña Francia at maawa ka sa aming kaluluwa na nandito pa sa harap mo, puno ng pigati at pagsisisi. Ipagsanggalang mo ang aming pamilya, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kaibigan at mga tagapagpala. Mamagitan ka sa iyong mga deboto, lalo na ang mga nabubuhay at mga pumanaw, lalo na para sa iyo na kami ay obligadong tumulong. Ipanalangin mo kami, aliwin mo kami at iligtas mo kami sa oras ng pangamba, sakuna at kapighatian, lalo na ang araw ng aming kamatayan. Magpakita ka at ng iyong banal na anak upang tulungan mo kami at ipagtanggol mo kami. Pakisabi na lamang sa iyong anak na kami ay iyong deboto na nagtitiwala sa iyong pangangalaga. Dumuluhod kami sa iyong mapaghimalang larawan upang humiling sa iyong pagkakandili. O Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami, tulungan mo kami, aliwin mo kami, at iadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli po ang aming taus-pusong pasasalamat sa patuloy po ninyong pagtulong sa pamamagitan ng pagdadala ng mga bigas, itlog, tinapay, gulay at maging sa pinansyal na inyo pong ipinapadala dito po sa Quiapo para makapagpatuloy din na makapamahagi tayo ng mga tulong. Kaya maraming salamat po. At sa susunod na linggo, simula September 16, magkakaroon po tayo ng adjustment sa mga schedule ng misa dahil magdadagdag na tayo ng mga misa para mas marami po ang makapagsimba na makakapasok sa loob ng simbahan. Ang magiging misa natin ay alas 5 ng umaga, 6:15, tapos morning prayer alas 7,
Magkakaroon ng rosaryo alas 8:30. Then 9 a.m., misa tayo ulit. 10:15, misa ulit. Then yung regular na 12:15 na misa. Sa hapon, ang magiging misa natin ay alas 3, 4:15, at alas 5 ng hapon. Then yung evening prayer natin. So nawa po, mas marami ang makapagsimba, makapasok. Huwag natin kakalimutang sundin kung ano yung mga protocols na ipinapatupad. Wear your face mask and face shield kung kayo po ay pupunta dito sa simbahan dahil kayo po ay naglalakbay, no? Magbuhat paglabas ng bahay, maglalakbay kayo. Hindi natin alam kung sino ang nakasalamuha at nakausap ninyo. Kaya for safety, no, ay always wear your face mask and face shield. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tangkapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka na at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.